po yun? Wala lang. Sige po. Okay na. Saan ba talaga kayo nang galing? Kanina ko pa kayo hinihintay, tumawag na nga ulit mami mo eh. Nagpalusot lang ako na hindi pa tayo tapos sa project. Hay nako, papunta na sana kami dito. Kaso, biglang sumulpot tong si Navana at Rhea. Joy, sana nandun ka kanina. May ginawa si Stephanie kanina, that I'll never forget. Bakit? Anong ginawa mo? Mga kaibigan mo yung mga yun, di ba? Akala ko rin kasi kaibigan ko sila. Kaso, ang dami nilang masasamang sinabi tungkol sa akin eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sinisiraan nila si Stephanie sa akin mismo. Hindi ko alam, yung pala ang tunay nilang ugali. Sabi ko na nga ba eh, hindi talaga mapagkakatiwalaan yung Rhea at Vanang yan. Sorry Joy ah. Dapat noon pa, pinakinggan na kita. Dapat mas inuna kita kaysa sa kanila. Ngayon, alam po na kung sino ang tunay kong kaibigan. Layo no. Oh, bakit malungkot ka? Napaisip lang ako eh. Baka masama rin ang tingin nila mami at daddy sa akin eh. Ano kayang sasabihin nila tungkol sa anak nilang si Stephanie sa harap ko? Huwag na lang kaya. Baka... Don't worry. They won't recognize you. Hindi yun. Baka kasi hindi ko kayanin na maririnig ko sa kanila eh. Tita, Tito, Francis, this is my new friend, si Stephen. Mm-hmm. And bahong student siya sa school, so we just wanted to hang out. Tsaka sana pwede dito na lang siya magtulog for tonight. Okay lang naman yun. Mag-hang out kayo, mag-dinner kayo, okay lang yun. Stephen? Yeah, Stephen. Alam mo, excuse me ha. Hello? Nakawala ito. Dito na kayo mag-dinner, ha? Ano ba? Yeah. Salamat po. So, Stephen, na-meet mo na rin ba yung panganay naming anak, si Stephanie? Pinakilala po sa akin ni Simon, pero hindi po kasi kami nakapag-usap ng matagal. Oh, really? Ay, nako. Pag nakilala mo yung anak namin, si Stephanie, you will really like her. Because she's really very friendly. And thoughtful and caring. Yes. Saan kaya si Stephanie? She coming home yet? Eh, Dad, hindi ko pala nasabi sa'yo na tumawag si Joy at nagpaalam ulit na si Stephanie dun daw matutulog kasi hindi pa daw tapos yung project nila. Hans, tingin mo ba magtatampo sa atin si Stephanie? Han, bakit mo naman naisip yan? Eh kasi bakit si Joy lagi ang tumatawag? Bakit hindi si Stephanie ang kumausap sa akin at magpaalam sa akin? Wala naman siyang reason para magtampo. Wala naman siya magagalit, di ba? Eh kasi baka nagpapapansin. Kasi nga hindi natin siya pinapansin. Han, hindi mo ba siya kinakausap dito sa bahay? Kausap naman natin siya, di ba? Kasi minsan pag tumatawag siya sa cellphone, hindi ko sinasagot. Baka walang kwenta eh. Or pag nagme-miss call siya, hindi ako nagre-return call. Kasi nga wala akong time. Eh, alam naman natin na pareho tayong busyhan, di ba? Siguro naman, naintindihan naman ni Stephanie yun na lahat naman ng ginagawa natin ay para sa kanya at saka kay Francis. Oo nga, but that's not enough. Kailangan iparamdam din natin sa kanya na ang responsibilidad natin, hindi lang ibigyan siya ng magandang education, magagandang damit, masarap na pagkain. Hindi naman sapat yun eh. Wala na tayong oras para sa kanya and we barely talk to her. Hindi mo ba sa akin nakausap dito sa bahay? Nakausap?
Sinisigawan ko pa nga eh. Pinapagalitan ko at saka lagi ko siyang binibilinan. Diba? Hindi ko man lang siya kinakamusta. O, kamusta ka na? How's school? Walang ganun. Kaya, tanungin mo na siya kung okay siya, diba? I miss my daughter. Ikaw, na-miss mo ba ang ate mo? Oo naman, love ko yun eh. Kaya ako malaging kinukulat para pansinin niya ako eh. Oh, Stephen, ba't hindi ka kumakain? Are you okay? Okay lang po ako. Nami-miss ko lang po kasi yung pamilya ko. Huwag po kayong mag-alala. Nararamdaman po ni Stephanie yung nararamdaman niyo ngayon. Pasok, Stephen! Oh, iho, feel at home, ha? Huwag kayo masyadong magpupuyat, ha? Sige po, good night. Salamat po. Okay. Sige, good night. Good night. Good night. Good night. Okay, bye-bye! Sige po. Tara, bis na tayo pagtulog. Simon, babae pa rin ako. Ay, sorry. Daddy, hindi na pwede itong ginagawa natin. Masyado na tayo nagpapaalipin sa ating mga trabaho. Alam ko meron tayong problema sa negosyo. Pero hindi natin dapat isacrifice ang mga anak natin. Naisip ko rin yun, Han. Buti na lang hindi epektado si Francis. Oo, pero si Stephanie, hindi ko na nga matandaan kung kailan ko siya huling niyakap, hinalikan, kinamusta. Ako ang may kasalanan, Han. Ako ang padre ni pamilya. Pero hinayaan ko na mapunta rin sa iyo ang responsibilidad para suporta ng pamilya natin. Okay lang naman yun, darling. Basta dapat nagtutulungan tayo, di ba? Dapat nagtutulungan din tayo na pagbigay importansya sa ating mga anak. Lalo na kay Stephanie. Hindi talaga ako makapaniwala kanina. Mahal pala nila ako. At least you know the truth, diba? You don't have anything to worry about. Eh, bakit ikaw? Kanina, malungkot ka rin. Huwag natin pag-usapan yan. Ano ka ba, Simon? Let me help you gaya ng pagtulong mo sa akin. Sabi ko sa'yo, huwag natin pag-usapan yan. Tungkol ba to sa divorce ng parents mo? Kung iniisip mo na ang mga babae lang ang nagiging emosyonal, umiiyak, at nagsasabi ng nararamdaman, hindi rin naman masama sa mga lalaki ang magganon kahit paminsan-minsan. Alam mo, out of the States kasi natakot ako. I can't face my parents getting a divorce. They made me choose kung sino's kanilang dalawang gusto ko. Hindi ko kaya yan. So, umalis ako. Never look back. Hanggang ngayon, hindi pa kami nag-usap. Isip ko, ako na lang yung reason for them to get back together. Pero umalis ako. Mahal na mahal ko sila, pero umalis ako. Kaya mo rin namang sabihin sa mga parents mo yung nasabi mo sa akin ngayon eh.
sorry to disturb you guys, ha? Magpapaalam lang kami. Kasi sobrang namimiss talaga namin si Stephanie. So pupuntahan namin si Lennox kina Joy. Okay? Dadala namin siya ng food. Oo. Are you okay here? O sige, have you rest well. Bye-bye. Sige na, Daddy. Papunta dyan sila, Mami. Bibisitahin daw nila ako. Ano? Pupunta sila dito? Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Basta gawan mo na lang ng paraan. Sige, sige, bye. Tutog dito yung kaibigan mo. Nandito ang mga magulang niya. Pasensya po. Stephanie? Stephanie! Ay, Joy! Ay, natutulog yata. Stephanie, anak, nandito kami ni Daddy at saka ni Francis. May pasalubong kami sa'yo, anak. Nako, talagang mahirap po gisingin yan si ay, Stephanie. Ay, hindi, pag alam niya. Ay, anak, dala namin yung favorite food mo. Oo, anak, masarap to. Ay, parang pagod yata. Sige na, umalis na tayo eh. Ay, iwan na lang namin to. Daddy, sandali naman. Gusto ko namang ikis ang anak natin. Ano ka pa naman? Stephanie, baby. Baby, ang mami to. Stephanie, Stephanie ba? Stephanie? Ano ito? Bakit tayo? Para kang chorizo. Ha? Anak? Stephanie! 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 Bakit ganito? Nasa si Stephanie! Tawa ka na ko! Hindi tela! Nasa na si Stephanie! Next week on Love's Man. Anong wax? Yung binigay ng windshock, yung saan mo na nagay? Pag nangyari kay Stephanie, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Bakit ba ako nagkaganito? Sino ba'y sumumpa sa akin? What do you have to say to us? After ng ginawa ng cousin mo sa amin? Hello! I'm so sorry, I missed your graduation. I wanted to surprise you, pero mag-delay flight. I've come to pick you up. Para mabuulit yung pamilya natin. Titingin mo, magkikita ka ba tayo ulit? Thank you.